Isang mapagpalayang gabi, mga katanggol-wika. Ako si Joel Costa Malabanan, Assistant Professor 3 sa Philippine Normal University, na naimbitahan ng tanggol-wika upang magbigay ng maikling pagtalakay sa gabing ito. Nawa ay ligtas kayo sa inyong mga tahanan sa lupit ng lubid ng COVID-19. At sana ay makapagambag ang aking pagtalakay sa inyong pagtuturo. Hindi lamang ng Pilipino, araling panlipunan at values education, kundi ang ng iba pang mga subjects, kagaya ng English, Science at Math. Ang paksa ko sa gabing ito ay pinamagatang kong pagtatahip dunong, paggamit ng mga makabayang awit sa pagtuturo. Hindi lamang ito nakatuon sa pagtuturo ng Pilipino at araling panlipunan, kung hindi sa kagaya ka ng nabanggit ko, pwede rin magamit sa pagtuturo ng ibang aralin. Marahil ay bago sa inyong pandinig yung salitang pagtatahip dunong. Maya-maya ng konti ay paliliwanag ko kung ano ba ang ibig sabihin yan. Ngayon, ano ba yung mga dapat nating asahan sa gabing ito ng ating talakayan? Una, pipilitin kong gawin ang magagawa para makilala nyo ang konsepto ng pagtatayip dunong gamit ang makabayang musika. Iisa-isahin ko yung mga angkop na gamiting awit sa pagtuturo sa panahong ito ng bagong kadawyan o new normal. Paliliwanag ko rin kung ano ba yung bagong kadawyan at bakit ipinapanukala natin na gamitin yung tawag na yan sa new normal. May lahat ang mga pamamaraan ng paggamit ng musika makabayan sa pagtuturo. So, yung isang oras natin ay siguro naman kapupulutan nyo ng ideya kung paano gamitin ang mga musika makabayan sa pagtuturo. Unahin muna nating bigyan paliwanag ang salitang pagtatahip. Ang pagtatahip ay bahagi ng gawaing pang-agrikultura. Ito yung pagtatangkang ihiwalay ang bato, ipa at iba pang dumi mula dun sa binayong palay para yung bigas ay maging malinis kapag isasaing. So, ginagawa ito ng kahit sang panig ng Pilipinas na may mga magsasaka. Pati nga yung munggo na gagawa rin ihiwalay gamit ang pagtatahip. So ito yung larawan ng pagtatahip para sa mga hindi batid kung ano ito. Maaring sa ibang regional na wika ay may ibang tawag. Pero makikita nyo, malaki yung papel ng bilao, yung bilog na kasangkapang lalagyan upang kapag tinahip ang palay, yung magagaang bahagi, yung ipa, pupunta sa dulo ng bilao dahil dito maihiwalay yung palay sa ipa. O kung yan ay bigas na, maihiwalay yung mga natirang ipa sa at bato sa bigas bago ito isaing. Ngayon, yung tawag na pagtatahip dunong ay nabuo sa original na konsepto ko, pagtatahip lang talaga ang tawag ko dyan eh. Pero pinanukala ni Dr. Vicente Villan ng UP Dilima na idagdag ko yung salitang dunong. Pagtatahip dunong, paghihiwalay ng ipa at bato sa bigas o dun sa kaalaman, ihiwalay ang mga hindi nararapat sa sistema ng ating edukasyon. Kasi pag sa panitikan, ang pagtatahip dunong ay pagtatangkang suriin kung ang akda ay nagtataglay ng bigas o makabulong mensahe sa pagkatuto. Sining upang maging kapakinabang basahin at pakinggan at sustansya upang busugin ang pangangailangan ng bayan
para palayain ang sarili mula sa kolonyal na kaisipan. Alam naman natin na ang sistema ng edukasyon natin ay hinubog ng mga Thomasites. At dahil ang intensyon ng mga Thomasites ay sakupin tayo sa isip, salita at sa gawa, hindi katakatakang maging sa kasalukuyang panahon ay marami pang natitirang ipa at bato mula sa sistemang kolonyal na edukasyon na ating nakikita sa kasalukuyan. So yung ipa, ito yung mga konseptong hindi nakatutulong sa pag-aangat ng kamulatan ng sambayanan, kaugnay ng mga isyong panlipunan. Hindi makakain, hindi din makabubusog sa pangangailangan ng tao na mag-isip at magsuri ng kritikal. Yung ibang mga akda, kung ang tinutukoy natin ay musika o kwento, ay nalikha bunga ng personal na pagpapasarap sa sarili. Pero pagsar, isa na namang bagong termino. Mamaya ipaliliwanag ko rin kung ano yung perpagsar. San galing ang konsepto ng pagtatahit dunong? Nung bago-bago pa lang akong nagtuturo sa Divine Light Academy, ang una kong itinuro ay Araling Panlipunan sa Grade 5, Civic at Kultura. At sa isip ko noon, gusto kong hubugin sa murang edad ng mga mag-aral ang nasyonalismo. At dahil ako isang musikero, kalimitang ginagamit kong lunsaran sa pagtuturo ay mga makabayang awit ni Joey Ayala, Heber Bartolome, Asin, at iba pang mga awit. So, nung pa lang, iniisip ko, paano gagawing makabayan ng mga bata? Paano sila hihiwalay sa kolonyal na kultura? Eh, wala pa namang mga K-pop nun eh. Wala pa rin mga gadgets, 1990s yun eh. So, ginagawa ko, gumagamit lang ako ng mga musika makabayan. Ngayon, itong mga naging estudyante ko, nakaka-chat ko na ngayon sa Facebook. At inamin nila sa kanilang mga sarili na sa aming pag-uusap na malaking bagay yung pakikinig nila ng musikang makabayan nung sila'y bata pa, para sa maagang yugto ng kanilang pagkabata ay magkaroon sila ng malasakit sa bansang ito. Yung pagtatype dunong ay produkto rin ng pananaliksik. So hindi ito inimbento ko lang ng walang basihan. Bahagi ito ng aking pananaliksik sa Philippine Normal University, kaugnay ng paggamit ng musika makabayan bilang lunsaran ng sikolohiyang Pilipino sa pagtuturo ng wika at panitikan. At pangalawa, bahagi din ito ng disertasyon ko sa UP Diliman, Makabayang Awit sa Pagtuturo ng Kamalayang Bayan, ang pagtatahip dunong ng mga awit ng kilusang bayan sa Pilipinas mula 1986 hanggang 2018. Dito sa aking disertasyon, pinag-aralan ko ang mga awit na kinakanta sa mga kilos protesta ng iba't ibang mga kilusang bayan. Magmula noong panahon ni Cory hanggang panahon ni Duterte. Ngayon, pag-usapan muna natin itong bagong kadawyan o yung new normal. Ang pasimuno talaga nito ay ang kasama ko sa PNU Manila na si Dr. Wensley Reyes. Sabi niya, itong kadawyan, naganap siya ng mga salitang pwedeng itumba sa normal at hanggang sa mapadpad siya dito sa kadawyan, isang salitang Ilocano. Ngayon, ang paliwanag niya dito, bakit bagong kadawyan, bakit hindi new normal na lang? Ayon kay Dr. Wensley Reyes, masyadong madali para sa atin yung umangkap at mag-isip, salip na mag-isip at lumikha. Ang nangyayari sa atin ay yung mga teknolohiyang banyaga at katawagang banyaga, yun na lamang ang basta-basta natin tinatanggap na hindi na susuri yung konteksto at kaangkupan nito sa ating lipunan. So sabi nga niya, dapat tayong lumikha batay sa pangangailangan ng sambayanan. Dinagdag din niya na mas nakasanayan ang bandwagon na sumunod na lamang sa dikta ng mas marami salip na pag-isipan ng kaangkupan at ng mga pananaw at teknolohiya. Sabi niya, huwag tayong malunod at magpaanod, matuto tayong lumangoy. So kagaya ngayon sa
kalagayan ng natin na nasa ilalim ng pandemya, yung mga terminong iniisip para pangalagaan ang mga tao ay minsan nakakalito, di ba? Mga ECQ, marami yan. MECQ, pag ganyan, minsan naisip ko ay ESQ. So sabi pa niya, pagpapayaman ito ng wika. Kasi, hindi natin kinakailangan umangkat. O sasabihin ng mga anong iba, puro Tagaling nalang sa Tagalog. Eh kung kumukuha tayo sa ibang regional na wika, gaya niyan, kadaw yan. Salit na simpleng karaniwan o yung normal. So, maaring sa iba, walang kabuluhan ito. Pero sa amin ni Sir Wensley, panimulang hakbang ito para angkinin natin ang pedagohiya ng edukasyong ating ilalapat sa mga mag-aaral. Para yung ituturo natin ay tunay na nakatuon sa kagalingan ng bayan. Parang ang Tanggol Wika, ano bang layunin ng Tanggol Wika? Siyempre, itaguyod ang wikang Pilipino at ipaglaban upang hindi ito tuluyang mawala sa sistema ng edukasyon, lalo pa sa kolehiyo, sa tertiary level. Ano-ano naman yung batayang konsepto ng pagtatahip-dunong? Tungkulin nating lahat ang pagtatahip-dunong, hindi lang ng mga guro ng Pilipino, araling panlipunan, edukasyong pagpapakatao, kahit ikaw ay English teacher, physics teacher, math teacher, dapat sinusuri mo rin yung mga itinuturo mo kung ito ba ay tunay na nagtataguyod ng interest ng ating bayan. Kahit yung mga problem solving sa math pwede naman kasing i-contextualize yan, i-angkop yan sa kalagay ng lipunan natin. Kasi nga, yung ipa at bato ay hindi nakabubusog sa sambayanan. Bagkus, dapat maihiwalay sa bigas. At yung bigas ang dapat isaing. Ito yung edukasyon na dapat nating ihain at pagsaluhan sa kasalukuyang kalagayan ng lipunan. Siyempre, may tunggali ang umiira sa lipunan. Pati yung mga akdang may anti-imperialistang tindig ay dapat ding maging kasangkapan upang maihiwalay ang katotohanan mula sa mga kasinungalingan at pagsasamantalang nagaganap. Kasi ang kultura, may tinatawag tayong imperialismo sa kultura . May konsepto si Althusser, yung ideological state apparatus. Mayroong mga pananakop na ginagawa sa atin, sistematikong pananakop upang tayo linlangin. At ang tungkulin ng pagtatahip dunong, ilan tadyan. Kaya nga dun sa Ibong Adarna, si Don Juan ay sinusugatan niya yung kanyang kamay o sinugatan niya ang kanyang kamay at pinataka ng dayap ng kalamansi para hindi siya makatulog. Kasi ang globalisasyon ay may bit-bit na pampatulog upang tayo'y malinlang at mahumaling sa materialistiko at agimat kamandag ng consumerismo. Yung pagtatype dunong ay hindi magiging sarado sa dayong kaisipan. Gagamitin ito yung pantayong pananaw. Gagamitin ito ang Pilipinolohiya. Gagamitin ito ang psikolohiyang Pilipino. Pero titingnan din ito yung mga dayong konsepto, ang Marxismo, para mabigyang diin ang makauri at anti-imperialistang pakikibaka. Para matamo yung buhay, dangal at ginhawa. Ito yung tinatawag na kaloobang bayan. Ang nag-develop naman ay si Dr. Vicente Villan. So yung psikolohiyang Pilipino ni Virgilio Enriquez, yung pantayong pananaw ni Dr. Susan Lazar, yung Pilipinolohiya ni Cubar, at iba pang katutubong dalumat ay magsisilbing bilao. Habang nagaganap ang pagtatahip, gamit ang mga makabayang awit, takda at iba pang sining,
na magsisilbing pwersang magpapakilos upang higit na maunawaan ng mga mag-aaral ang mga isyu at kalagayan ng lipunan na dapat baguhin para makamit natin yung buhay, dangal at ginhawa. Ito yung kaloobang bayan. Yung konsepto ng kaloobang bayan ay binuo ni Dr. Vicente Villan at ito yung larawan niya. Ngayon, bakit may baybayin? Kasi ang baybayin ay pwede ring magamit sa pagtatype dunong. Ang kagandahan sa baybayin, habang ang mga dayong terminolohiya at konsepto ay binabaybay natin sa sarili nating sistema ng pagsulat, inaabandon na natin yung dating spelling at inaangkin na natin yung terminolohiya o yung konsepto. Dahil dito, pag inangkin na natin, mas magagamit natin yung konseptong dayo o yung pedagohiyang dayo batay sa ating pangangailangan. Kaya yung mga nagtataguyod ng baybayin ay nagtataguyod din ng pagtatype dunong. So ito yung pamamaraan ng pagtatype dunong. Makita nyo dyan ang larawan ng aking magandang may bahay na nagtatahip. So, sino-sino yung tagatahip? Mga makabayang guro, mga mag-aaral, mga manggagawang pangkultura, at mismo sambayanan. Yung bigas ay ang kaloobang bayan na dapat makamit ng mga Pilipino. So, yung dangal, buhay, at ginhawa. Yung mga ipatbato ay dapat alisin. Ihiwalay sa bigas. Ihiwalay sa kaalaman ang kasinungalingang itinanim sa atin ng mga Thomasites, ang kasinungalingang dala ng fake news, ang kasinungalingang dala ng kulturang mapanakop. Tapos yung pagtatahip, ito yung pwersang ng paghihiwalay paghihiwalay sa bigas ng ipatbato gamit ang mga makabayang akda na may anti-imperialistang tindig. At syempre, yung bilao, ito ay metapora ng mga kaalamang bayan tulad nga ng Pantayang Pananaw, Sikolohiyang Pilipino at iba pang katutubong pagdalumat o pagunawa. So, yan yung konsepto ng pagtatype dunong. Ngayon, kilalani naman natin kailan bigas ang akda, kailan ipa. Unahin natin ang bigas. Dapat ang akda ay nakabubusog para sa pagpapaunlad ng bayan. Sir Joel, subjective yan ah. Pero madali mo kasi makikita kung ang isang pelikula, ang isang kwento, ang isang dula ay nagtataguyod ng interes ng sambayanan. Siyempre, dapat may paksang tumatalakay sa mga isyong panlipunan. Eh, ang mga bata pa naman ngayon, tatamad magbasa, tatamad manood. Siyempre, dapat ang ipapapanood mo sa kanila talaga may kabuluhan. Nalikha bunga ng matas na pagpapalaga sa sining at kultura. Siyempre, subjective na naman yan. Pero maihiwalay mo rin yung mga magagandang akda sa mga akdang minadali o mga akdang nilikha para lang kumita. Nagtataguyod ng pagkakakilala ng ating lahi. Nakikibaka laban sa pagsasamantala. Ngayon, ipalaman yung akda kung ang anyo ng paglikha ay salat sa sining. Magulo, walang direksyon, walang malinaw na mensahe. Nagtataglay ng mga paksang mapanira. Ay, salip na pagkaisahin ng mga Pilipino ay pinag-away-away pa. Mapangwasak, mapanlinlang o mapanginsulto sa kababaihan, sa mga katutubo, sa mga magsasaka, at sa ating bansa sa pangkalahatan. Eto na, nalikha bunga lamang ng perpagsar o personal na pagpapasarap sa sarili. So pag-usapan natin saglit yung perpagsar. Yung perpagsar kasi ay salin o inimbentong salita. Inimbento ko lang na salita para dun sa masturbation of words. Sa literal, biological. Biological na pagtatangkang mata mo ang luwalhati. Pero pagka sa panitika ka na o sa mga sining, ito yung mga akda, kwento, pelikula na
hindi naman talaga nilikha para magmulat eh. Nililikha lang ito para magbunga ng orgasmo. So hindi ito yung objective. Bigyang sarap ang sarili gamit ang pagsasariling sikap ng manunood o ng magbabasa o kahit ng sumulat. Para maging malinaw sa panitikan, pagsasalsal lang ito ng salita, isang tula na nagtataglay ng kung magagarang salita na wala namang direksyon. Ang kaisipan ng akda ay nagiging dekorasyon lamang. Pwedeng bumabanggit ng mga human rights, extrajudicial killing, independent foreign policy, mang kung anong makukulay na salita na pagka naman mahusay ang nagtatahip, makikita na dekorasyon lang, walang malinaw na pwedeng spoken word poetry, spoken word na akala mo makabayan pero wala namang direksyon. Pagdating sa dulo, wala lang. At minsan, ang layunin ng manunulat ay idamba ng sarili sa halip na gamitin ang kanyang akda upa makabusog man lamang sa kamalayan. Lalo pa dun sa mga pelikulang, halimbawa pelikula na nag-aanyong makabayan, nagpapanggap na makabayan o makabuluhan pero pornografiya lang naman pala ang laman. Sa musika, meron din. Dahil nga ang gagamitin natin sa pagtuturing musika, may mga awit na ang ibinabandera ay sex. Meron namang awiti na wala talaga makabuluhang mensahe. Siyempre, nakabati lahat yan sa pag-unawa na nakikinig. Minsan, magaganda yung melodiya, mga awit na nalikha upang mangaliw. Pero sa likod ng masasayang tugtog, ay wala namang malino na paksa. At siyempre, yung mga kantang patriarkal. Eh ngayon, dito nagiging biktima mga guro pag may mga programa. Sipin mo, gagamitin nilang awit sa buwan ng wika, yung mga kantang hindi dapat patugtugin o gamitin sa klase dahil una, baka hindi angkop sa isip ng sa level ng mga bata. Pangalawa, baka nambabastos na ng babae. So, halimbawa na lang yan ay yung pasasayawin mo ang mga bata gamit ang mga kanta ng Hagibis, legs, katawan, babae, o yung No Touch ni Mike Hanopol ng Juan de la Cruz Band. Maganda yung tono. Maganda yung areglo, danceable, pero pahipo naman, pahawak naman, di na kita machansingan. So, tinuturing ang babae na sex object. Siyempre, yung kinakanta ng mga bata, yan, Neneng B. At yung mga kanta ni Andrew E. Mga novelty songs na double meaning. Minsan, may mga novelty songs na may makabulong mensahe. Mga kanta ni Yoyoy Villame, pwede mong gamitin. Pero yung mga ganito, kung itatanghal sa klase o sa mga programa, dapat magtahip dunong ang guro para makapili ng ibang awit o ibang danceable na kanta na may statement, mapagpalayang konsepto o diwa. Bigas, hindi pa. Hindi ba to? Ano yung mga batayang kaisipan? Ang sabi ni Paul Galang ay sayang ang tula ng makata kung walang gininto ang diwa, kung kathanya ay pulutang biyaya para sa ipis at daga. Andun yan sa kantang tao. So dapat may katuturan yung akda. Lalo pa kung gagamitin nga sa klase. Sabi naman ni Ruel Ordonez, ang manunulat ay konsyensya ng bayan. So ang mga akdang dapat nating gamitin sa klase ay yung likha ng mga manunulat na konsyensya ng bayan. So pagkonsyensya, nanggigising. Sabi naman ni Hilacio Guillermo, walang silbi ang isang akdang pampanitikan, gaano man kagandang pagkakasulat, kung wala itong itutugon sa mga kaapihan ng masa sa isang lipunang nakahubog upang makalamo ng kayamanan ang ilang makapangyarihang bansa sa hindi nila lupa, upang payamanin ng ilang mayayaman, mamatay man sa gutom ang nakararami. So ito yung pinaghuhugutan ng konsepto ng pagtatahip dunong.
kung guro ka ng wika at panitikan, dapat yung akda na gagamitin mo ay mayroong tugon upang labanan ang pagkasamantala. So mula naman kay Jess Santiago, sabi ni Jess Santiago sa kanyang tulang, kung ang tulay punpun lang ng mga salita, kaya huwag mga pinagpipitaga ng makatangbayan ko. Huwag niyo akong alukin ang mga taludtod kung ang tulay sa lamang punpun ng mga salita. So yung mga salita ay dapat may kabuluhan, hindi dekorasyon lamang. Ngayon, bigyan natin ang definisyon ng musikang makabayan. Kailan ba makabayan ang awit? Sa aking pananaliksik, ang definisyon ay ganito. Tumutukoy sa mga awiting nagtataglay ng paksang naglalarawan ng lipunan, kultura, kasaysayan o kalagayan ng Pilipino at nagtutulak sa tagapakinig na mahalin at tangkilikin ang sariling lahi. Kasama na rin dito ang mga awit na may anti-imperialismong tindig at nakikibaka sa patuloy na pananakop at panghihimasok ng mga dayuhan sa Pilipinas sa anumang anyo, sa anyo man ang pogo, sa anyo man ang K-pop, sa anyo man ang foreign investment na o mga dayong mga pabrika na nakakasira naman sa kalikasan. Pananakop yan. Nandito ngayon yung mga makabayang musikero na pwede nating gamitin sa pagtuturo. So una dyan si Joey Ayala. Napakarami niyang likang awit na mapakikinabangan naman natin talaga. Sa grade 5, ginagamit ko dati yung kung kaya mong isipin, kaya mong gawin. Si Gary Garnada, siya nga pala sa aking masteral sa De La Salle. 6 na pong kanta ni Gary Garnada yung sinuri ko. Si Heber Bartolome, Pasimuno yan. Siya yung kumanta ng Tayo yung mga Pinoy. Siyempre si Paul Galang, Ang Asin, Ang Buklod. Sa Buklod na makikita nyo, dyan namang kasapin yan ay si Rene Bungkokan, sa gitna si Noel Cabacon. Si Rom Dunggeto, hindi nyo nababatid. Si Rom Dunggeto ang lumikha ng kanlungan. Ang ganito. Lumilipas ang panahon, kabiyak ng ating gunita. Si Rom Dunggeto rin ang sumulat ng Tatsulok. Hanggat mas marami ang lugmok sa kahirapan, at ang hustisya ay para lang sa mayaman. Habang may tatsulok at sila ang nasa tuktok, hindi matatapos itong gulo. Pero si Rom Dunggeto, low profile lang yan. Siyempre musikang bayan na binubuo ni Nadani Pabella sa larawan, si MPL Palma, yung naka-yellow, si Lou Mendez, at yung nasa Canada, si Levi Abad. Tingnan nyo sa YouTube, napakaraming makabuluhang awit na musikang bayan. Iba-ibang paksa. At syempre ang inang laya, si Karina Constantino David at si Becky Demetilio. Si Karina David pumanaw noong isang taon. Pero yung mga kanta ng inang laya ay mapapakinabangan pa rin natin. Si Ramon Aiko. Ito yung kanta ni Ramon Aiko. May isang magsasaka, ano ang pangalan? Lupa niyang sinasaka, tanging kayamanan. Minsan nagkasakit kaisa-isang anak, naubos ang kanyang pera, di pa rin gumagaling. Iyang tano ay ginagamit ko yun sa pagtuturo ng kay Kabesang Tales sa kabanata 4 ng El Filibusterismo. Ngayon, kung di nyo pa rin kilala si Ramon Aiko, may isang awit siya na kinakanta ng mga kababaihan. Tingnan natin kung gagana.
Ito yung awit ni Ramon Ayko eh. Siyempre, hindi na natin bubuhin yung awit. Pero napakatapang ng kantang yan. Komposisyon niya ni Ramon Ayko, inawit ng Inang Laya. Ngayon, bukod pa sa mga nabanggit ko, isa pang makabayang musikero ay si Bobby Balingit, ang ama ng Pinoy Punk. Graduate ng PNU. Medyo maingay ang awitin ng Woods, pero siksik sa makabuluhang mensahe. Kumbaga, bigas na bigas. Eh sir, ang mga bata ayaw makinig ng mga OPM. May sarili ng pamantay ng kanilang tenga. Totoo yun. Pero kinakailangan pa rin natin ipakilala yung mga musikerong kababayan natin. Sa una lang naman yun, pag nasanay silang nakakakilala ng musika makabayan, sa huli sila pa magpapasalamat sa inyo kasi nakilala nila yung mga musikang kagaya niyan. Si Jess Santiago, napakahusay. Napakaraming awit na pwede mong gamitin sa pagtuturo. So, kantang ito ay yung Lina. Tingnan natin kung pwede nating itangal yung Lina. Isang magandang dalaga, panggabi sa isang pabrika ng tela. Sumapi sa union, sumama sa welga. Biglang nagkagulo, nawala si Lina. Nang muling makita'y hubad at patay na. Sa panayam ko kay Jess Santiago, sinabi ni Jess Santiago na yung kantang yan, nandyan na yung imperialismo, feudalismo, burokrata kapitalismo, pero hindi niya binabanggit yung mga terminong yun, pero yung mismong mensahe ng buong awiting yan ay pakikibaka dyan sa tatlong salot na yan. Bukod kay Jess Santiago, pwede nyo rin pakinggan si Edwin Quismundo. Si Edwin Quismundo, mahusay na musikero din yan. Taga Pagsanan, Laguna yan. Sige, parang concert eh. Kasama talaga ito sa aking talk eh. Minsan ako'y naglalakad sa may tanging dagat. Ako ay may nakitang alimang umiiyak. Tinanong ko kung bakit ako'y biglang pinatukan. Wika'y nagtatanong ka pa, taong tampalasan. Kung mapapansin nyo yung awit na yan, isa nga pala hindi ko binuo, nasa YouTube naman. Dalawang versions, merong isang may lyrics. Pwedeng gamitin yan sa mga bata mula grade 5 hanggang kahit siguro grade 10. Kasi pabula eh, ang mga characters, mga hayop na nagre-reklamo dahil sa pagkasira ng kalikasan. Eh, sa aking pananaliksik, ang mga guro sa pampublikong paaralan, pag tinanong mo kung anong awit ang alam nila na magagamit sa pagtuturo kaugnay sa pagpapahalaga sa kalikasan, eh, masdan mong kapaligiran lang ang alam nila, yung sa asin. Eh, ang dami-dami. Isa na nga rito yung kwentong aray ni Edwin Quismundo.
Ngayon, bakit mahalaga ang paggamit ng musika makabayan sa pagtuturo? Una, pinakikilala nito sa kabataan Pilipino ang sarili nating sining at kultura. Salip na masanay sila sa pakikinig ng puro K-pop, eh mas mainam din na marinig nila yung sarili nating mga musika. Hinahasa nito critical na pag-iisip ng mga mag-aaral. Nagsisilbi itong lunsaran ng mga isyong panlipunan at nakatutulong upang maunawaan ang sikolohiyang Pilipino. Paano ba mag-isip ang Pilipino? Bakit sinabi ng huwag lumabas, labas pa rin ang labas sa panahon ng quarantine? So ito yung diagram para ipakita ang papel ng musika makabayan sa pagtuturo ng wika at panitikan, agham panlipunan, kasaysayan at kultura. Ngayon, yung kamalayang bayan, bit-bit yan ang mga musika makabayan eh. Pag nakinig ka ng dayong awit, hindi ka basta-basta makakakita ng mensahe na nagpapaalala sa'yo tukol sa kalagayan ng lipunan natin eh. Kasi iba naman ang kultura, halimbawa ni Freddie Mercury ng Queen, sa kulturang Pilipino. Iba naman ang laman ng lyrics ng mga kanta ni Lady Gaga, eh lalo na yung mga K-pop artist, siyempre, lalo pa kung wala namang salin sa English yung lyrics. So malayong-malayo sa kamalayang bayan. Ano-ano yung mga dapat isalang-alang sa pagpili ng awit na gagamitin sa klase? Una, mensahe muna bago genre. Kahit maingay, kahit na magulo, kung yung mensahe naman ay makabuluhan, gamitin. Sir, kinakailangan bang iparinig ang buong awit? Kung may time, buong awit. Kung kulang sa time, kahit yung bahagi lang, tapos hanapin na lang ng mga bata yung kanta sa YouTube. Siyempre, mahusay na gamit ng salita. Merong mga musikerong mahusay gumawa ng lyrics. Joey Ayala, Jay Santiago, Heber Bartolome, Gary Garnada. Yun, mahusay ang gamit ng salita basta sila yung lumika. Siyempre, may lantad na kaugnayan sa paksa. Bakit ka naman gagamit ng kantang hindi may ugnay sa paksa mo? Angkop sa mga mag-aaral. Titingnan mo yung maturity ng mga bata, yung level. Tingnan mo rin yung competency. Kasi sa pananaliksiko, mga awit, may mga awit na angkop talaga sa competency ng K-12. Pero sa tingin ko, dahil nga dito sa bagong kadaw yan, magbabago eh. Dapat baguhin din yung competency kung magtatagal pa tayo sa ganitong kalagayan. Siyempre, magagamit sa pagganyak, talakayan, o sa paglalagom ng klase. Paano magsuri ng awit? Dapat napakinggang mabuti ng guro yung awit para lahat ng mensahe ng awit, alam na alam niya, pati na yung bagong mensahe na pwede ang estudyante ang makakita. Tingnan yung literal na kahulugan. Kung malalim yung kanta, tingnan yung mga figuratibong kahulugan. So kagaya ng sinabi ko, pwedeng buong kanta yung iparinig, pwedeng bahagi lang. Palutangin yung enduring understanding, yung mensahe. Pwedeng bago pa patugtugin yung kanta, may guide question na kaagad. At kung gagamitin sa pagtalakay ng sa wika, edi pwede sa paghanap ng mga tayutay, pagtingin sa formalismo, mga bahagi ng pananalita. Ngayon, paano magagamit ang musikang Pilipino o musika makabayan sa pagtuturo ng wika at panitikan sa high school bilang lunsaran o bahagi ng paggaganyak? 5 hanggang 10 minuto lang kalimitan yan. Dapat may copy ng lyrics sa mga bata. Kung pwede, may PowerPoint presentation o video. Tapos yung mga tanong, dapat kayang pag-ugnayin yung mensahe ng awit at yung paksa na gusto mong talakayin. Pwede rin namang ang awit ay bahagi na mismo ng pagtalakay sa paksa. Ngayon, yung mga musikero, kung may pagkakataon, ipakilala natin yung mga musikerong Pilipino. Kasi yung mga bata, minsan pati love life ng mga members ng K-pop band
alam nila eh. Eh kung mas nakikilala ng mga bata ang ating mga musikerong mga awit, mas makikita rin nila yung kalagayan ng lipunan. Dapat yung awit ay may malinaw na mayambag sa para higit na maintindihan ng mambabasa yung akda. Ngayon, pwede rin sa valuing o paglalago. Ito yung mahalagang bagay ng pagtuturo eh. Anong mapapala natin? So, pwede mong iparinig yan kung kaya mong isipin. Kung kaya mong isipin, kaya mong gawin sa isang akbang lamang at ika'y makakarating tulad ng puno na galing sa binhi. Ang mga dakilang gawa ay nagbumula sa guni-guni. Ang mga dakilang gawa ay nagbumula sa guni-guni. Itong pagta-type dunong ay bago pa lang na konsepto. Yung bagong kadaw yan, bago. Ngayon, nakadepende na sa inyo mga tagapakinig, mga kapwa-guro, mga mag-aaral kung tatangkilikin nyo o hindi. Basta gusto natin ang isang bansang ang edukasyon ay tunay na naglilingkod sa interes ng ating sambayanan. Kung kaya natin isipin ang ganong klaseng edukasyon, ay di kaya din natin gawin. Kaya halina, simulan na natin. Siyempre, pwede rin performance task. Eh dahil nakabilibid tayo sa lubid ng COVID, kung matutuloy ang online class na yan, na karamihan na may walang gadget, mababago rin yung performance task. Pero malikhain ng ating mga mag-aaral. Maraming pwedeng gawin. Sa awit, sa grade 4, pwede kang magparinig lang ng awit. Tapos, ipagukit sa bata yung mensahe ng awit batay sa kanilang pagkaunawa. Basta may rubric. Lahat ng performance task may rubrics. Ito yung aking pananaliksik, yung disertasyon ko. Hindi ko naman tatalakayin dito yung buong disertasyon. Papyaw lang. Pero ang pinag-aralan ko talaga dyan ay musikang kinagamit sa pakikibaka ng mga kilusang bayan tulad ng Kilusang Mayo Uno, Gabriela, Kilusang Magbubukid ng Pilipinas, ACT Teachers Party List, Pamalakaya, at Anak Bayan. Magmula sa panahon ni Cory Aquino hanggang panahon ni Pangulong Duterte. Inisa-isa ko yan. Ngayon, itong mga awitin ng awiting ito ay kung nakatulong upang maging makabayan ang mga kasapi ng mga kilusang bayan, tsaka makakatulong din kung dadalhin sa classroom. So, mabilisan lang yung resulta ng pananaliksik. Yung resulta ng pananaliksik, yung sa 60 guro na aking nakapanayam, sa 60 guro na aking nakapanayam, 20 guro ay galing sa elementarya, 36 ay galing sa high school. Sabi nila, nakikita nilang ang musika bilang para ng pagaganyak sa klase. Iyon yung pangunahing sagot. Pangunahin nilang tugon kung paano nila ginagamit ang musika makabayan. Namumulat ang mga mag-aaral sa isyong panlipunan at nagtataguy ng damdamin makabayan. Nakapag-aambag sa paksang aralin ang liriko ng awit. Natututo ang mga bata ng mga bagong awit. So bakit ko pinapakita itong resulta? Ito yung ang layunin ko para ipakitang hindi naman basta inimbento o social construct ko lang yung pagta-type dunong. May basihan ako. Bukod sa karanasan sa pagtuturo gamit ang musika makabayan, ay nagamit ko rin, nakita ko rin yung kahalagahan ng musikang makabayan sa mismong mga pananaliksik. So, karamihan sa gumagamit ng musikang makabayan ay gumagamit nito sa paggaganyak sa klase, pagtalakay ng aralin, paglalagom ng paksa, pati pagbabalik-aral. Sa maniwala kahit sa hindi, kapag gumagamit kayo ng musikang makabayan sa pagtuturo, tuwing maaalala nila yung kanta, maaalala din nila yung lesson. Kaya, yung mahalaga ang papel ng musikang makabayan para ma-recall ng mga bata yung lesson,
kahit saan sila naroroon. Yung mga estudyante ko noong 1990s na mga professional na rin ngayon, hanggang ngayon, nakakanta pa rin nila yung mga kinakanta namin, kagaya ng Walis Ting Ting, na si Rene Bongkokan ng Buklod ang sumulat. Yun nga, yung kung kaya mong isipin, kaya mong gawin. Pati na rin yung iba pang mga pinakakanta ko sa kanila noon, kagaya nung ito. Parang ko lang sa inyo, parang concert eh. Pag-ibig pa ang hihigit kaya sa pag-ibig ko sa'yo, bayan ko. Sa hirap at kinhawa, sa ligaya at dalita, apoy ka sa kasama mo. Nakakapaos kumanta. So, ginamit ko sa grade 5 yan. Aling Pag-ibig Pa, inawit ni Pat Castillo, soundtrack, isa sa soundtrack ng pelikulang Sister Stella L. At natatandaan pa yan ng mga estudyante ko 25 years later. Pati yung lesson, siyempre. Yung resulta naman ng focus group discussion na aking sinagawa, ganun din. Yung mga guro ng aking nakapanayam ay mga estudyante ko sa PNU na gumraduate na, tapos naging bahagi sila ng aking ng subject namin na musika makabayan bilang material na panturo. Teka saglit, medyo malikot. Ngayon, ito yung mga awit na ginagamit nila sa pagtuturo ng No Limit Tangere, El Filibusterismo. Wait lang. El Filibusterismo, Teorema Pampanitikan, Konotasyon at Denotasyon. Ito yung mga lessons eh. Nagmamadali. So, ganun din. Napatunayan nila na yung mga musikang makabayan sa grade 11, mas namumulat ang mga estudyante. Mas namumulat ang mga estudyante sa mas malalim na pinagmulan ng problema ng ating lipunan, at nagiging hamon para umisip ng konkreto at mas matagalang solusyon. Ito ay nagbibigay ng panibagong paraan upang may sakatuparan ang layunin ng Pilipino sa piling larang na makasulat ng iba't ibang sulating academic. So galing na mismo sa mga guru yan. Ang mga mag-aaral ay nahihilig sa musika kaya sa mahilig sa musika kaya sa pamamagitan ng musika makabayan ay makukuha ang interest nila. Yung pagtatype doon nung bago nag-focus group discussion, ipinaliwanag ko sa kanila. At yung iba naman sa kanila, alam na 'yon. Ang sabi sa talakayan ay magbibigay ito ng makabagong paraan sa pagturo sa grade 10 na nakapokus sa akdang kanluranin upang mailatag ang kaugnayan ng mga akdang ito sa sariling atin. Yung kasi ang mahalaga eh, anumang pinag-aaral natin na galing sa dayo, dapat may angkop natin sa kalagayan natin. Ngayon, pag hindi natin makita ang kaugnayan o kung paano ito magagamit sa ating kapakanan, baka ipa yun. Baka bato. Kinakailangan tahipin. Sa Baitang 9, tinuturo ang mga akda ni Rizal kasama ang Batas Rizal. Sa pagtataguy ng nasyonalismo, sa Baitang 6, mapag-isip sila ng kanilang mapapakinggang musika makabayan sa tulong na rin ng pagtalakay ng konsepto at konteksto nito. Sa grade 5, makatutulong ito upang matamo ang kasanayang panggramatika, katatasan ng pasalita. Sa focus group discussion ko na ginawa ko, kasama yung alignment sa competency ng K-12 curriculum. So hindi ito basta inimbento lang. Kumbaga, tiningnan yung aplikasyon ng mga kanta sa competency. Ngayon, ito yung mga awit na magagamit sa pagtuturo sa panahon ng bagong kadawyan. O sa English, baka sabihin ng mga English teachers, pang-English lang naman pala itong pagtalakay ni Mr. Malabanan eh. Hanapin nyo sa YouTube yung Just a Pair of Voices. Yung Children of Tomorrow ni Noel Cabangon, napakaganda niyan. Start with the Children. Siyempre, yung Rage ng The Jerks. Society in Conflict ni Bobby Balingit. Sa science,
Tingnan nyo yung We Are Not Alone ni Jun Jaro Calnea. Tungkol ito sa konseptong hindi lamang tayo ang nabubuhay sa mundong ito na nakapag-iisip. Sa malawak na bahagi ng universe ay mayroon pang iba. Siyempre, yung bago pa lang yan, We Heal As One ni Ryan Cayabyab, Paraiso, Better World. Bakit sinama ko yung values education? Kasi pagkatapos ng kalagayan natin ito sa COVID-19, dapat maproseso natin ito eh. Anong aral ang ating makukuha mula dito? Anong karanasan ang magbibigay sa atin ng pagkatuto mula sa lupit ng lubid ng bilibid ng COVID? Yung Mater ni Gary Garnada, napakagandang awit niyan. Ang problema, wala sa YouTube. Lahat ng mga binanggit kong kanta na sa YouTube, liban dyan sa Mater ni Gary Garnada na nandun sa kanyang album ng Pamagatay Senyor. Ngayon, tungkol naman sa pangangalaga sa kalikasan, sabi ko nga kanina, puro masdan mo ang kapaligiran ng ginagamit ng mga guro. Testingin nyo din naman itong mga ito. Bagong-bago itong kalikasan at pag-ibig ni Oliver Narag. Himig ng inang kalikasan ni Rading Jumakio. Tayo nang gumising, liliwanag din ang ating mundo ni Arnold Ramos. At katapusan, yung limang environmental songs na yan ay mula sa kanta Kalikasan ng DNR, isang songwriting contest. At nakatsamba ako dyan. Ang kagandahan sa mga video na yan sa YouTube, may lyrics at pwedeng gamitin sa pagtuturo. Paligid ni Gary Garnada, Rapu-Rapu ni Lolita Carbon, Kung San May Tao, Nandun ang Basura. Yung mga kantang yan ay mga environmental songs lahat. Pakikita ko saglit itong yung composition ko. Tingnan natin kung para lang makita nyo. Sugar.
Tayo ay papalapit sa katapusan. Alam niyo, pag sinabing kalikasan, hindi lang ito yung literal na physical na kapaligiran natin eh. Bahagi ng kalikasan ay ang ating pagka-Pilipino, ang ating pagkatao bilang mamamayan. Bahagi ng kalikasan yan. Kaya nga, sa pagta-type dunong, pinoprotektahan natin ang kalikasan ng ating kamalayan, ng ating pagkatao na binansot, winasak, pinakaalaman ng mga mananako. Ngayon, ano pa yung mga awit na magagamit sa pagtuturo sa panahon ng bagong kadawian? Pagdating na sa karapatang pantao, hanapin nyo sa YouTube yung Dayandi ng Tubaw, yung Normal ni Gary Garnada, yung Pagbabago ni Jess Santiago, Mamang May Baril, angkop na angkop yan sa nagaganap ngayong serbisyong militar sa halip na serbisyong medikal. Amo ng politiko, eleksyon, kung kami man lalaba ni Danny Pabellial, yung lupang sinira ni Paul Galang, dyan sa lupang sinira, pinalitan yung lyrics ng lupang inirang. So pag gagamitin nyo sa klase yan, paliwanag nyo yung konteksto sa mga mag-aaral. 1985 pa yan. Yung remote control 2011, tungkol yan sa pagpapasara ng ABS-CBN. Pambili ng karapatang pantao, napakagandang reggae song. Pwedeng isayaw bilang performance task. Pagdating pa rin sa karapatang pantao, hanapin nyo itong album na ito. Nasa YouTube lahat ang mga kanta. Kung hindi nyo makita, meron akong MP3. Pwede nyo kong i-PM sa Joel Costa Malabanan 1 at Joel Costa Malabanan 2. Kung sa pagtuturo naman gagamitin, hindi naman magre-reklamo yung mga musikero. Basta huwag ibebenta. Okay, mga COVID songs. Bagong-bago, Kumapit ni Yan Constantino. Tungod sa COVID-19 ni Max Urban. Novelty song yan. Labanan natin ang COVID ni Roger Pepito. Sa Facebook makikita yan. Manalangin, The Ones, makikita nyo yan sa Sky Cable, sa PBO. Babangon tayo, bagong-bagong kanta ng Concerned Artists of the Philippines. Bahagi ng lyrics niyan ay may ambag ako sa bahagi ng lyrics. Walang machaw, napakaganda sa panong ito ng quarantine. Virus Versus, Pagbangon ni Julie Ann San Jose, at yung aking quarantine. Hindi ko nakakantahin, maubos na yung oras ko. Yung quarantine na yan, ay matagal na tayo naka-quarantine. Panahon pa namang Kastila. Nasa YouTube din naman. Ngayon, ano yung mga makabayang awit na dapat mapakinggan ng mga guro? Tunay na idol, bagong-bago. Awitin ng Woods, nandun sa YouTube. Pagbabagong nagbabago. Tungkol sa panahon natin ngayon. Utak Alipin ni Edwin Quismundo at yung kanyang anak si Tara Quismundo, Iisang Bangka. Tungkol yan sa mga maingisdang binangga ng sasakyang pandagat na Chino. Pero siyempre, hindi lang yan tungkol sa bangkang literal, kundi sa soberanya ng ating bansa. Punong Kahoy, environmental song ni Jake Nebreja. Pugon ng The General Strike tungkol sa mga manggagawa. Apo apologies sa mga naniniwalang maganda ang
ang martial law at may dapat tayong taraming utang na loob sa mga Marcos, ipaliliwanag sa inyo ng apologist na wala tayong dapat taraming utang na loob. Dear Bonifacio ni Carl Ramirez, kung ikaw ay troll ni Danny Pabella at yung aking awit na nilikha para sa Tanggol Wika, kung nais mong lumayas sa pagkaalipin, nasa Spotify yan kasama ng Speaking English Zone. Maganda yung pagkakarecord yan. Lagumin natin, patapos na tayo mga kayamang kaibigan. Ang paghiwalay ng bigasay pa at bato ay hindi lamang nakakulong sa musika, kundi sa lahat ng sining na ginagamit sa pagtuturo, gaya ng pelikula, kwento, nobela, patalastas sa telebisyon. Kahit ngayon talumpati ng Pangulo gabi-gabi, pwede mong surihin kung ito ba ay ipa, bato o bigas. Mahalagang masuri ang kabuluhan ng akda o payag kaysa sa genre o sa forma o pamamaraan. Palaging ganun, content muna bago form. Palaging tiyaking ang pinagsisilbihan ng pagtuturo ay ang kalobang bayan. Pinaliwanag ni Dr. Vicente Villan na yung dangal, buhay at ginhawa ay ang pinapahalaga ng ating mga ninuno bago pa dumating ang Kastila. Tinanong ako ni Dr. Nancy Kimwell kung yan ba ay totoo pa sa ngayon. Nakakita naman ako sa isang survey noong 2016, ang mahalaga pa rin sa mga Pilipino ay job opportunities, yung pinansya, yung ginhawa ng pamilya, kaya nga may mga OFW. Kumbaga, hindi nagbabago. Maraming hindi tanggapin ng iba, pero pag sinabing kalaubang bayan ng Pilipino, dangal, buhay at ginhawa. So ang isang edukasyong naglilingkod sa sambayan ng Pilipino ay dapat nagtataguyod ng kalaubang bayan. Tapos, ang pagtatahip na dunong ay pagtataguyod sa anti-imperialismong pagkilos at kolonyal na edukasyon. Kumbaga, hindi lang mga guro ng araling panlipunan, hindi lang mga guro ng Pilipino, hindi lang guro ng values education ang dapat nagtatahip dunong. Pati English teacher, pati science teacher, pati math major. Suriin nating mabuti. Ano ba yung direksyon ng ating pagtuturo sa panahong ito ng bagong kadawian? Paano ba natin gagamitin ang pagtuturo upang ang nagaganap sa lipunan ay masuri ng ating mga mag-aral at makahalaw tayo ng aral para baguhin ang ating kalagayan? Pag nagawa natin yung pagtatype dunong, makakaroon siguro ng positibong pagbabago sa ating bansa. Saka pa lamang makakaroon ng tunay na paglayang inaasam natin. Baka sakaling mabago na rin yung labor export policy. Pahalagahan na rin ang wika, ang humanities, ang Pilipino bilang aralin. At ang Tanggol Wika hindi na makikibaka at makikiusap sa Korte Suprema na pakinggan ang daing ng mga guro. Kasi nga, kusa na itong makikita ng higit na nakararami sa ating lipunan. Kung kaya, maraming salamat sa mga nakinig. Maraming salamat sa inyong pagsama sa akin sa gabing ito. Pagkatapos ko, mayroon pang importanteng talakayan si Dr. David Michael San Juan. Kaya huwag kayong aalis. At kung sakaling may mga tanong naman kayo, ay pwede naman sa sagutin ko ngayon kung may time pa, at sa Facebook, pwede namang dun pag-usapan. So muli, maraming salamat sa Tanggol Wika at kay Dr. David Michael San Juan. Maraming salamat sa mga kapwa guro sa pamantasang normal ng Pilipinas, sa mga mag-aaral, at sa lahat ng naniniwalang mayroon tayong papel na dapat ipagpatuloy sa panahon ito ng bagong kadawian. Mayroon tayong mayambag upang ang susunod na henerasyon ay magkaroon ng buhay na mapayapa, malaya at makatarungan. Muli, maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat.